Isa ka din ba sa mga nangangarap na makarating or makapunta dito sa Canada? Dahil gusto mong maiahon ang buhay or makaluwag-luwag man lang? If your answer is yes, hindi ka nag-iisa guys. Dahil isa din ako sa mga nangangarap na makarating dito sa Canada. At ito lang talaga yung maipapayo ko or maishishare ko sa inyo. Just keep on dreaming. Dahil wala po talagang imposible. At samahan nyo na rin po sa pagsisikap at pagtsatsaga. Dahil wala po talagang shortcut sa mga dreams natin na pinapangarap. Libre lang mangarap guys. Kaya kung mangarap man tayo, dapat yung to the highest level natin o diba? Kasi yan lang yung libre ngayon sa panahon ngayon kasi lahat nagsimahala na. Mangarap kung mangarap lang tayo, bahala na yung iba dyan. Bahala na kung ano yung sasabihin ng ibang tao, diba? E ganun naman kasi lagi mga kultura nating mga Pinoy. Kung may mga pangarap ka or may gusto kang gawin sa buhay, eh kaysa ganito si ganyan, ambisyosa, dead ma, kebs, diba? Bahala na sila. So hello everybody, my name is Manilyn. So for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga ginagawa namin dito sa Canada. So as you all know na meron po akong dalawang junakis, which is si Asher and si Belle. So recently, medyo busy na po kami since nag-start po yung school kasi si Asher full-time na siya sa school from 9 a.m. until 3 p.m. at saka busy dito guys kasi hindi kagaya dyan sa atin sa Pilipinas na pwedeng sila lang yung pumunta sa school and then sila na yung pabalik pa uwi sa bahay. Dito kasi guys kailangan nating ihatid sa school yung mga bata and then kailangan din nating pipick upin sila from 2:30, by 2:30 p.m. dapat andun na kami sa school, nag-aabang sa kanila. And si Belle naman nasa preschool, even though hindi naman siya full-time kasi Tuesday and Thursday lang siya for 4 hours. Pero busy-busy pa rin guys, parang kapag isa kang nana, yung buhay mo ay from school to bahay, tapos mag-prepare ng mga foods nila at saka yung mga activities nila. So, for today's video guys, gusto kong i-share sa inyo na dahil busy na yung mga bata, meron kami mga activities every Sunday. So, si Asher and si Belle, ini-enroll namin sa mga curricular, extracurricular activities. So, si Belle, meron siyang ballerina and si Asher naman, meron siyang soccer. So dito sa Canada mga besh, kung dollars man yung kikitain mo, syempre dollars din yung babayarin mo, o diba? So same lang din guys, like sa mga extracurricular activities ng mga bata, kailangan kang magbayad kahit once a week, mahal din yun siya guys. At ang reasons kasi kung bakit kailangan nila ng may mga extracurricular activities para hindi sila ma-board, or kailangan ma-develop yung skills nila, o diba, churis? Kaya kapag nanay ka guys, kailangan mong magsusumika para sa kinabukasan ng iyong mga junakis. So that's all for today's video guys. Follow for more!